Hello, magandang umaga mga kabagays. Na-miss ko kayo. Lang tayo makakapag-upload ng video sapagkat alam nyo na sa mga nakakaintindi, kami po ay may mahalagang bagay na pinuntahan sa loob ng 2 araw. Mga kabagis natin dyan, naiintindihan nila kami sapagkat kami may mga katungkulan kahapon at saka nung isang araw. Pagka ganitong buwan, alam na nila kung ano yung mga katungkulan po namin. Naiintindihan nila kami. Mga kabagis, lalong-lalo na kay kabagis nating nagtatanong bakit 1 linggo na eh wala pang tubo yung kanyang punlang sibuyas. Puntaan natin itong ating punla. Ito yung punla natin na 2 linggo. Ayan. May mga pahuling tubo. Ayan. Kasi hindi naman talaga totaling magsasabay-sabay yan. Kung minsan na ipailalim sila sa guhit. Ayan. Ayan po. 2 weeks na po yan. Kaya lang may... Ayan, may mga damo-damo nakalusot sa pagbomba natin ng gold. Kung makikita nyo mga kabagis, puro hamog po yan. Gawa nga po na naulanan po kahapon. Maski itong malalaki natin, itong 1 buwang punla natin, hindi po natin talaga masyadong pinalaki itong punla. Kasi kapag masyado po natin pinalaki, ay mahihiga yan, mahirap siyang bunutin, iayos pag tinalian, ganun din mahirap itanim. Mas maganda yung ganyang size lang. Yan po kasi mga kabagis, pag itatanim na natin, ganyan na yung size niyan. Mga 1 pulgado pa ang ilalaki niyan, o 2. Mas maganda po yung matindig na punla. Yung sa Ilocano, oh, masikil, yeah. Hindi siya ganong malaki. Yan po ay didiligin natin. 1 pasada po ng regador ang gagamitin natin. Ilalaglag muna natin yung kanyang hamog sapagkat napakaraming hamog mga kabagis. Yan, tututukan natin mga kabagis. Yan, puro hamog po yan. Yan po ang iniiwasan nating maiwan dyan. Yung tutuyuin siya ng init. Yan nagsisimula po yung pagkalusaw doon sa may puno. Lulusawin niya yung mga unang dahon nung magdadamping na siya. Sisimula na doon. Bago po tayo mag-spray ng ating fungicide, ang huling ginamit po natin dito ay Dytane. Ang gagamitin naman natin ngayon ay Cabreo. Yan po ang gagamitin natin dyan. Purong Cabreo lang po, wala namang insekto kasi napula na natin yung uod. Napatay na natin. Gamit po natin dati yung Viper. Namiss ko kayo mga kabagis. Kahit na hindi ako nakapag-upload, marami pong nagtanong, madaming na-curious sa ating vlog. Sana po nasiyahan kayong lahat sa aking pagsagot. Yung iba po ay napakahaba ng kanyang tanong, si Kabagis Rottweiler. Ganito na lang po ang gawin natin. Sundan nyo na lamang po yung aking pagbibideo kasi napaka-busy ko rin po mga kabagis. Kasi magsasalang pa ako ng aking tatamnan gawa nga ng basa na yung lupa na ulunan. Baka yung pag-upload ko po ay sa mga susunod na araw na din po. Kasi nga po di natin alam yung panahon sapagkat nandito yung bagyong Rosal. Gigilid dito sa amin. Kasi dito kami sa tabi ng Aurora. Yan pong bundok na yan, sakop na yan ng Aurora sa likod niyan. Nakatabi kami. Dito kami sa Nueva Ecija. Halos boundary kami ng Aurora at Nueva Ecija. Yan po yung bundok. Likod niyan, Aurora na po yan, mga kabagis. Kaya nga po,
kami humihingi ng pasensya sa inyo baka sa mga susunod na pagbablog po natin. Hindi ko alam kung makakapag-upload po ako kasi magiging busy tayo. Yun na lang po ang ibablog natin, yung ating unang paggagayak ng ating tatamnan, mga kabagis. At isa pa, ibablog din natin mamaya, susunod na video, yung binomba ng overdose na machete. Papakita natin sa inyo, papatabaan na daw po mamaya ng sulfate. At yun po ang i-upload natin mamaya. Abangan po ninyo. Ito po ay didiligin natin, hugasan. Hugasan natin yung mga hamog, dala ng ulan. Pagkatapos ay bubombayin natin ng cabrio. Ang ititimpla natin sa cabrio ay, kwan lang po mga kabagis, 50 ml. Tapos karaniwang pag-spray lang ang gagawin natin. Hindi naman natin siya papaliguan. Hindi naman kailangang papaliguan yan mga kabagis. Baka hindi lumaki pagka masyado ang timplada natin ng cabrio. Kailangan ay sundin lang natin yung dosage. Kasi kapag nag-prevent tayo sa una pa lang, kumbaga nilalagyan na natin siya ng gamot, hindi natin hinayaang magkaroon ng sakit. Yung technique po namin na yun, naprobado po yun, yung paghuhugas ng hamog, yun na yung resulta ng aking punla. Yan. Walang dumping yan mga kabagis, malinis yung mga linis yung mga puno. Yan. Yan po yung technique na sa loob ng 23 taong pagsisibuyas po namin, yan ay nalaman namin technique. Na-practice po namin yan kasi nung mga nagdang panahon may nag-seminar po sa amin. Nang tubig ulan ngayon ay kontaminado na, hindi na siya gaya ng dati. Nag-iiwan na siya ng acid. Kung minsan yung ulan ay tinatawag na rin acid rain. Yun po ang sumisira sa sistema ng ating panalim. Mapagulay man yan o palay. Kaya nga po, yun na po ang ginamit naming pamamaraan. Tingnan nyo ito, bumunot ako ng isa. Yan yung ugat niya. Napakalit na sibuyas nito pero yan yung ugat. Ayan mga kabagis, yan. Inisting ko lang po yung ugat. Yung ugat niya bumibilang na siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 na po yung ugat niya. Pero ito yung maliliit. Okay mga kabahis, tutuloy po natin yung ating okay kuyang. Sige. Maganda daw yung punla natin. Sabi ng kuyang natin na si Kabagis Ronald Benavides. Sabi ko naman hindi naman palakihan ng punla yan mga kabagis. Kailangan yung tindig, maganda, tsaka yung ugat. Kasi yung iba pinalalaki ng ganyan yung punla. Yan. Nang maigit sandang kala nila maganda po yun. Hindi po nakukuha sa palakihan ng punla yan. Ang tinitingnan dati niyan yung tindig niya tsaka yung ugat. Kahit pandakin yan, siksik naman yung puno. Maganda yung ugat, mas magandang itanim, mas mabilis o bumulas yun mga kabagis. Pag naglaman yun, mas maganda. Okay, tutuloy natin yung ating pagdidilig at mamaya ang pag-i-spray po natin. Mga kabagis, papakita ko na lang sa inyo yung aking paghuhugas o pagdidilig ng ating punlang sibuyas. Kasi nga po, payarin na tayo. Mahugasan na natin yung kwan. 5 plat na lang po ito. Humina yung tubig natin, pinupuno natin yung ating mga butas. Mahirap namang salukin, nasasalok natin ay dumi na. Tingnan nyo na lang mga kabagis yung paano ko diligin. Tapyaw lang, mabilisan lang napadaan. Ganun lang ang pagdidilig mga kabagis. Tapos na diligin, medyo patubuyuin ng konti yung dahon. Saan natin na-applyan ng cabrio 50 ml. Karaniwang pagbomba lang o pag-spray ang gagawin po natin mga kabagis. Okay, tuloy natin yung ating pagdidilig.
sumalok mga kabagis. Konti na lang yung tubig natin. Ayun mga kabagis, biglang dumating yung malakas na tubig. Ayun, ayun parating na. Ganyan po dito sa amin. Sabi ko nga sa inyo, agawan. Ay, nakayari na siguro yung umagaw mga kabagis. Binaba na niya. Yung didiligin na lang natin ay dalawat kalahating plat. Tsaka ito, itong maliliit. Huhugasan na rin po natin yan. Iba butterfly po natin yan para yung alat ng ulan ay tumabang, mawala sa sistema niya. Hintay lang mga kabagis, yun. Napakabilis dumating ng tubig yun. Okay. Okay mga kabagis. Nakayari din po tayong magdilig. Pinapatuyo lang natin ng konti yung dahon ng ating a-applyan ng fungicide na Cabrio. Habang namamayangat at nagpapatuyo ng dahon, ay kakain muna tayo ng chocolate. Medyo gutom na kasi tayo. Ito ay pang-ampat po ng gutom mga kabagis. Umingiti-ngiti yung mga dumadaan kanina habang nagdidilig ako mga kabagis. Sasabi siguro nila ba't kaya dinidilig ko pa basa ng ulan. Tapos lang pong umulan dito. Hindi nila alam mga kabagis. 23 taon ko na pong practice yan. Na pagkatapos ng ulan ay obligadong hugasan natin. Kasi nga ma-acid na yung ating ulan. Yun po ang sisira mga kabagis sa sibuyas natin. Malapit na ang itanim yan. Isang buwan na yun yan. Linggo. Apat na week na. Isang buwan na yan. Mga kampayan mga kabagis, ang patanim natin dyan ay Huwebes, Biyernes, Sabado. Parang petsa nyan ay 22, 23, 24. Kailangan alagaan natin mahigay mga kabagis. Itong chocolate na to, pangampat ko ng gutom, nakakagutom mga kabagis. Lagi tayo nagbabaon ng ganito. Kasi nga, pagka tumana ang trabaho, bukid, nalilipasan tayo ng gutom. Wala sa oras yung ating pagkain, mga kabagis. Bobombayin pa natin yan. Titingnan pa natin yung mga alagang kambing bago tayo muwi. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung aking pag-spray, mga kabagis. Magtatagal yun itong video natin. Shoutout na lamang po sa inyo, mga kabagis. Magtanong na lang po kayo kung may mga katanungan kayo. Gaya po ng aming laging sinasabi, sasagutin namin kayo sa abot ng aming makakaya batay po sa aming kaalaman, sa experience po namin sa loob ng 23 taong pagsisibuyas. Yung channel natin, kung mapapansin po ninyo, hindi tayo nag-e-edit ng, ang editing lang po natin, pinagdudugtong-dugtong natin yung video. Mga kabagis, ang layunin naman po namin dito ay para sa kaalaman. Hindi po sa pagpapaganda ng editing, kundi sa pagbibigay ng impormasyon para po makinabang ang mga kaparmer po natin, mga kagulay natin, mga kasibuyas natin, mga kabagis. Okay, sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan, mga nag-subscribe, patuloy lang po kayong manood. Tsaka yung mapapadaan po sa ating channel, subscribe na rin po kayo para lagi kayong updated sa lahat po ng video na ating i-upload. Karagdagang kaalaman, hindi man ninyo gayahin, gawin nyo pong batayan ng inyong pag-aalaga ng sibuyas. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.